Ayon sa Gobernador General ng Pilipinas na si Ramon Blanco, inilarawan niya si Del Pilar na isang napaka-intelihente sa lahat ng mga Pilipinong politiko ang totoong haligi o kaluluwa ng independence movement sa Pilipinas at napaka-superior kay Rizal. Ito ang kwento ni Marcelo H. Del Pilar o mas kilala sa kanyang pen name na Plaridel, ang master propagandist at ang pinakakinakatakutan ng mga Kastila sa lahat ng mga ilustrado na kanilang kinukonsidera bilang ang makina na nagpapatakbo sa independence movement ng mga Pilipino. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Si Marcelo Hilario del Pilar y Gatmaitan ay ipinanganak noong August 30, 1850 sa Kupang na barangay San Nicolas na ngayon sa Bulacan, Bulacan. Siya ay bininyagan noong September 4, 1850. Ang Hilario ay ang orihinal na paternal surname ng pamilya. Idinagdag ang apelyidong Del Pilar na galing sa kanyang paternal grandmother para sumunod sa ipinapatupad na pagbibigay ng apelyidos ng Gobernador General na si Narciso Claveria noong 1849. Ang mga magulang ni Del Pilar ay nabibilang sa prinsipalya ang mga Pilipinong aristokrat, pagmamay-ari ng kanilang pamilya ang ilang palayan, hasyenda ng tubuhan, mga palaisdaan at isang animal-powered mill. Ang kanyang ama na si Julian Hilario Del Pilar ay kilalang Tagalog speaker sa kanilang bayan at isang makata. Si Don Julian ay nagsilbing gobernadorsilyo sa kanilang pueblo ng 3 beses at sa kalaunan ay naging official de mesa or government clerk ng alcalde mayor or gobernador ng lalawigan. Habang ang kanyang ina na si Blasa Gatmaitan ay descendant ng isang noblesang pamilya, ayon sa historiador at journalist na si Leon Maria Guerrero, ang prefix na Gat sa Pilipinong apelyedo tulad ng Gatdula, Gatmaitan at iba pa ay nagpapakita ng noblesang ancestry, isang descendant na galing sa isang mataas na datu. Kumpara sa pamilya ni Dr. Jose Rizal, mas mayaman ang mga Del Pilar sa Bulacan at mas malawak ang kanilang koneksyon sa gobyerno ng mga Kastila na siyang nagbigay sa kanila ng impluensya na kung saan nagagamit nila laban sa mga makapangyarihang fraile. Dahil sa estilo ng panunulat ni Del Pilar, siya ay kinakatakutan ng mga Kastila. Siya kasama si Graciano Lopez Haina at Rizal, sila ay kinukonsidera bilang triumvirate na propagandist. Isinusulat niya mga blasphemous humor o mga mapanirang puri laban sa mga salbahing fraile. At higit sa lahat, isinusulat niya ito sa lingwaheng Tagalog kesa kay Rizal na sumusulat sa lingwaheng Espanyol. Kaya mas delikado ang kanyang mga propaganda sa Pilipinas dahil naiintindihan ito ng masa. Ang kaniyang mga isinusulat ay puno ng pagkakastigo sa mga fraile na kung saan nagdulot ito ng pagkainis ng mga pare sa kanya at ang pagtawag sa mga Pilipino para umaksyon sa mga pangyayari sa panahon na yon. Ang kaniyang mga gawa ay ang kaigat kayo at dasalan at tuksuhan. At para maikalat ng kanyang mga likha, ito ay inililimbag sa isang pamphlet na format at idinidistribute sa mga probinsya. Ayon kay Guerrero na si Del Pilar ay isang manunulat na merong sense of mass publicity na kung saan nahihirapan si Rizal dahil si Rizal ay lingwaheng Espanyol ang ginagamit. Para kay Del Pilar, ang lingwaheng Tagalog ay mas realistic, direkta at mas madaling maintindihan ng masa. Inilarawan ni Guerrero na ang mga gawa ni Marcelo ay ruthless, unscrupulous, popular at tremendously effective. May mga ilang historiador ang nagbigay ng teoryang si Del Pilar ang mastermind ng katipunan, kaya naging napakamapanganib niyang kalaban sa gobyernong Kastila. Ayon sa isinulat ni Guerrero,
bilang katibayan sa teoryang ito ay ang bylaws ng katipunan na isinumite ni Bonifacio para sa approval ni Del Pilar at ang paggamit ni Bonifacio sa sulat ni Del Pilar para isanksyon ang organisasyon para mang-recruit ng mga tagapagsunod, pero yon ay isang teorya lamang. Hindi lang ang kanyang mga isinulat ang nagbigay takot sa mga Kastila, lalo na sa mga praile, kung saan kinakatakutan din nila ang kanyang political prowess at ang kanyang abilidad sa pagkuha ng suporta sa mga makapangyarihang tao, kahit ang ilang mga Espanyol ay kaya niyang kunin ang suporta nito. Ayon kay Guerrero, ang pagiging malapit ni Del Pilar sa mga Kastilang alcalde mayor ng Bulacan ay naging useful para sa kanya. Nang may isang kontrobersya ang sumabog tungkol sa pagkontrol ng public funerals sa lugar, na kumbinsi ni Del Pilar ang alkalde mayor o gobernador ng Bulacan na aristuhin ang kura paroko na siyang pumipigil sa pag-transfer sa civilian authorities. Matapos ang paglilimbag ng maraming mga sensitive na publications tungkol sa Gobernador General ng Pilipinas at tungkol sa Queen Regent ng Espanya, naging tagumpay ang mga praile na udyukan at akusahan si Del Pilar ng pagiging anti-Spanish. Inakusahan din siyang advisor ng anti-friar sa bansa na hindi naman malayo sa katotohanan. Sa kanyang takot na ma-exile at ma-deport, inunahan ni Del Pilar ang mga otoridad at sumakay sa isang barko papuntang Espanya noong 1888. Sa Espanya, nagpatuloy si Del Pilar sa kanyang mga gawang politikal at nakipagkaibigan sa mga importanteng mga Kastilang politiko para isulong ang kapakanan ng mga Filipino. At ang asimilasyon ng Pilipinas sa Espanya noong 1889, siyang pumalit kay Graciano Lopez Haina bilang editor ng La Solidaridad, na siyang tinawag na La Sol or The Sun. Siya ay naging most prolific writer, ang pinakamatagal na editor sa loob ng 6 taon hanggang 1895. Sa loob ng 6 taon, pinatakbo ni Del Pilar ang La Solidaridad ng mag-isa bilang editor nito, ang siyang backbone ng propaganda movement. Ang pondong ginagamit sa paglilimbag ay galing sa ilang Pilipinong sympathizers sa Pilipinas, hanggang sa matigil ang pondo noong 1895 at ginamit ni Del Pilar ang kanyang sariling pera para ipagpatuloy ito, hanggang na siya ay maghirap ng husto na kahit upos ng sigarilyo ay kinakabkab niya sa mga basurahan para lang mapanatiling mainit ang kanyang katawan dahil sa sobrang lamig sa lugar. Kahit na siya ay mayaman sa kanyang hometown sa Bulacan, siya ay matipid sa Espanya. Ayon kay Antonio Valeriano, na siyang gumawa ng biography kay Del Pilar, isinulat nito na ang bayani daw ay naghihirap sa Espanya at palaging nahuhomesick at malungkot dahil sa hindi tagumpay ng mga reforma ang kanyang isinusulong. Ayon kay Mariano Ponce, na kung saan kasama ni Del Pilar, ilang araw bago ito bawian ang buhay noong 1896, na siyang sinabi niya kay Valeriano ang kondisyon ni Del Pilar. Ayon kay Ponce, na nasaksihan ko ang ilang gabing hindi siya nakakatulog dahil sa insomnia at sa kanyang walang katapusang pagmuni-muni, ang kanyang isipan ay puno ng saloobin at mga tanong na kailangang pag-aralan at i-analyze ng masinsinan. Hanggang sa paglalim ng gabi, hindi ito makakatulog, babangon ito sa lamig ng winter night at magtatrabahong muli hanggang sa pagsikat ng araw. Higit sa lahat ay hindi na ito nakakakain sa tamang oras dahil sa sobrang kahirapan at nagkasakit ng tuberculosis. Ang sakit na siyang kumitil kay Graciano Lopez Haina na ilang buwan pa lang nakakalipas. Dahil dito, napagtanto ni Del Pilar na hindi siya magtatagal sa mundo, nagdesisyon itong bumiyahe pabalik sa Pilipinas. Pero dahil sa kanyang sakit na tuberculosis at sa hirap sa pagtayo at paggalaw, dinala siya ni Ponce sa isang ospital na kung saan nanatili siya sa ospital ng 1 buwan.
Naging malubha ang kanyang kalagayan matapos siyang may-admit hanggang sa bawian ito ng buhay matapos lamang isang buwan sa ospital. Ang kanyang final words na sinabi kay Ponce ay magdasal sa Panginoon para sa magandang hinaharap ng ating bansa. Ipagpatuloy mo ang iyong pagtatrabaho para makuha ang kaligayahan at kalayaan para sa ating inang bayan. Namatay si Del Pilar noong July 4, 1896 sa edad na 45 na walang pera kahit piso sa Barcelona, at higit sa lahat ay namatay siyang depressed sa kanyang isipan ay nabigo niya ang bansa. Hindi naging tagumpay si Del Pilar sa kanyang mga isinusulong para sa mga Filipino, pero siya ay ang pinakakinakatakutang ilustrado sa Pilipinas ng mga Kastila. Dahil sa kanyang mga isinulat at impluensya sa Pilipinas, isang buwan ang makalipas matapos siyang mamatay sa Barcelona, sumiklab ang rebolusyon sa Pilipinas na siyang tuluyan ang nagpalaya sa mga Espanyol sa bansa. Hanggang dito na lang, at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiseth TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.